Hello! Good day mga kanukis! So i-update ko kayo sa aking new breeding. 11 days old na siya mga kanukis. So papakita ko sa inyo. Time to time, i-check natin yung new creation ko. So this time, i-check natin kung hindi pa natin ma-identify ito kung lalaki o babae na hindi naman tayo ganun ka-expert. So papakita ko lang sa inyo yung mga itsura nila after 11 days na nakuha ko sila sa incubator. So ang bilis ng panahon mga kanukis, naglaki yan na sila. So as you can see, talagang ano na sila, matitigas na, mga healthy naman yung mga sisiw natin. Tingnan nyo. Diba? Masabong, 11 day old. Maganda. Possible to, mga alimbuyog yun to. Paano lang naman. Sa tingin ko lang. Pero, let's see kung ano magiging ito. Maganda yung mga sukat nila. Mga good size naman siguro ito. So, ang gamit kong patoka dyan, I'm using the Thunderbird baby stock booster. And then, yun lang. Tapos, Electrogen. Yun lang yung ano ko. Ever since, yun naman talaga gamit ko. Mga maganda naman yung ano sa healthy sila. Yung bilis ng panahon, ganun guys. I-update ko kayo time to time hanggang lumaki ko. Magiging stag and then magiging cup. Diba? Okay, feeder nyo. Hindi pa ganun ka fully ano, temporary feeder pa lang yan. Kaya mahirap i-identify ko. Male talaga siya. Pero nakikita ko may potential mga 80% male yung mga yan. Maganda eh. Para ako yung itsura eh. Sana matsambahan natin. Tapos yung mga ano yan, yung dirty dog ko, nabenta ko yun. Pero isi-send naman niya sa akin yung laban. Kasi hinihingi ko yung video ko. Yung lalaban sa Jasma, i-entry nila sa Tukak Derby. Sana pala rin yung dirty dome ko. Yan, mag-simlock. Ang bilis ng panahon, mga kanukis. Oh. Imagine nyo, kailan lang. Diba? Ganda yung mga sisiyo na ito. Well, mga crosses na bloodline naman dyan eh. Subok ko naman eh. Mga magaganda yan. Like I said sa mga early vlog ko, may Peruvian yan. May Talisay, may Kawanayon. Yung mix of different ingredients. Ganun yan, bloodline. And then, yung lately kong ang pinasok dyan na which is na ano ako, yung Melsim Black. So, nag-acquire ako sa isang not known farm pero buti nakakuha tayo. Hindi sila madamot sa bloodline nila. So, yun. Tapos, luckily na infuse naman natin at nakuha naman natin yung gusto natin. Tapos, nag-acquire ako dito na Tornado Hatch. Yan na yun, mga anak niya. So, tingnan natin kung ano pa yung pwede natin ipasok na i-upgrade natin siya, di ba? So, yun, upgrade. Siyempre, kukuha ulit tayo na another hen na siya, yun lang naman eh. It's just for fun na mag-create ulit ng another fusion ng bloodline. And then, actually, may kausap na akong isang tropa, si Iman siya. Willing naman siyang bumili. So, pag panlumaki yan, tatry din niya na mahilig din siya maglaban. Here in Pasita Cup Complex. Susubukan din. So, pag mapalaki natin yan, gusto ko rin i-share sa kanya yung bloodline natin. Kung
lulusot niya sa mga malalaking sapungan. Kasi before, tupa-tupada lang tayo. Then right now, mukhang swertehin tayo at may mga connection na tayo, makakapasok na sa mga malalaking sapungan talaga. Yung mga palahi ko. So I'm happy na mabibigyan tayo ng chance to fight in a cockpit arena. So mga mababangga natin yun, possible mga big time cocker na. So mga galing ng farm talaga. Susubukan natin yung bloodline natin na ano, kung lulusot. So sana lulusot tayo, hindi naman masayang yung panahon na ginugol natin dyan. It almost 10 years na rin yung mga bloodline ko na yun. So inano ko na lang talaga siya. Sinaga ko from Quezon City hanggang dito na ako sa San Pedro, Laguna. Dala-dala ko pa rin yung mga bloodline na yan. Na hindi ko talaga yan iniwanan kasi nag-ubos na ako ng oras dyan. Yung time and effort. Grabe na, sobra-sobra na yung nanon ko dyan. One more thing mga kanukis about breeding ay yung every morning you have responsibility. So, dininisin mo yung kulungan ng mga sisiw, tapos pakakainin mo, na-exercise ka eh. Kaya karamihan ng mga mahilig sa manok, they grow much longer compared dun sa ano. Kasi so early in the morning, nagigising na sila. So they have their responsibility na to clean yung cage, tapos yun, nagagalaw na sila yung surrounding, nililinis na nila, nagwawalis na sila. So na-exercise sila eh. So yun yung maganda din sa ano, sa pagbe-breed. Nakikita ko sa pagmamanok yung mga good side. Yan. So yun, katulong din na gagalaw ka eh, morning pa lang. So, may kaibigan tayo dyan, si Kuya Manny. Yun yung kalaro natin sa basketball. Napakabait na tao na yan. So yun yung mga ano, yung mga fun facts sa side ng pagmamanok. So yung, tapos habang lumalaki yung manok, makikita mo yung sisiw na great din. And that's a beauty to being a breeder. Yung iba hindi nila nakita, yun na nakikita ako naman. I think naman yun ang napansin din, kaya na maraming nagkahilig din sa manok. So basta not into gambling lang, just for passion. I think wala namang masama dun. I treat them like my anak ko, mga babies. Habang lumalaki sila, I'm happy to see them lumalaki. Tapos during the stag days nila na lumalaban, napaka fulfilling yung feeling na accomplishment dun eh, say, you create this thing eh, create this ano, yung bloodline na yun, ikaw yung nag-impuse ng ano dyan, ng mga lahi. Nakatuwa. They are so cute. Few months from now, i-update ko kayo kung ano yung development nila. Lagi ko kayo i-update. Time to time. Yun naman talaga yung purpose ko eh. To create this channel para ma-share ko rin yung ano, yung mga moments na ganyan. Alright, salamat mga kanukis. Have a nice day and God bless. Yes. Thank you for watching mga kasabong kanukis. Salamat. This is a start para ano, i-update ko kayo how it goes. Yeah. Swerte tayo at healthy yung mga sisiw ko. Lalaki na rin yan.